Biglang tayo ngayon dito sa ano sa Mungkada Tarlac. Natapos na yung ano natin, yung install natin ng solar pump na surface pump. 3 horsepower to. Bagong model ng mga surface pump. Actually, hindi siya bagong model, pero bagong product natin na self-impeller type ng mga surface pump. Tara, tignan natin and explain ko kung ano yung kaibahan niya dun sa mga dating centrifugal pump. Time check ngayon is 2:20 PM, okay? 8 pieces na 550 watts yung nilagay natin. Ayan, makita nyo, magkatabi lang sila. Which is ito talaga yung mga ideal na setup. Dapat magkatabi yung mga solar panel tsaka yung controller nasa baba lang. And then malapit lang yung pump. Okay. 3 inches yung output natin, tapos 3 inches din yung inlet. Then 3 inches din yung deep well nila. Ang deep well nila, again guys, itong mga surface pump na to is applicable lang sa mga pang mabababaw. Parang dalawa or tatlong tubo lang yata yung ano nila, yung deep well pump nila na detress. Tapos yung, bali 18 meters yon. Yung tubig nila dito, 5 meters lang may tubig na yung water level. Okay? Ngayon, bago tong surface pump na to kasi, kung mapapansin nyo, eto, malaki yung ano niya, yung impeller niya. Sa loob kasi niyan, merong ano yan, may built-in ano yan. Merong built-in na check valve yan, yung parang swing type na goma, yung nag-open close. Ang kagandahan nitong mga ganitong surface pump na self-impelling type is kapag bumagsak yung araw, ayan, sa ngayon medyo malakas yung araw. Kapag bumagsak yung araw, hindi babagsak yung tubig. Hindi babalik yung tubig doon kasi may sarili siyang check valve, okay? Do yung mga surface pump dati na ininstall natin na centrifugal. Actually, nag-install pa rin naman tayo ng ganun ngayon. Hindi namin kasi nilalagyan ng sariling check valve, yung nabibili na check valve kasi matakaw sa singaw. Hindi ang hirap buhayin kapag pag naglalagay kami ng ano diyan ng check valve. Ang hirap niyang buhayin, guys. Kaya mas maganda kung gusto niyo ng self-impelling pump, yung para hindi niyo na masyadong bantayan na kunyari bumagsak yung araw, muwabagsak din kasi yung tubig diyan sa baba. So kailangan niyo na naman buhayin. So ito, kahit bumagsak yung araw at mawalan ng kasi hihina yung ikot ng tubig eh. Kaya may tendency na ibagsak niya yung tubig sa baba. Tapos kapag lumakas na naman yung araw, umiikot yung pump, hindi niya na nahabol yung tubig kasi bumagsak na. Kailangan buhayin niyo na naman yung ano, yung poso. So hindi okay 'yun sa kung pag-uusapan is yung ang tawag dito. Kung hindi siya convenient, kumbaga, atrasado siya. So ngayon ito, kahit bumagsak, nakikip niya pa rin yung tubig. Pag hihina, andyan pa rin yung tubig kasi nga may pumipigil doon. Pag lumakas, lalakas ulit siya. Ayun, yung pinaka-advantages nitong mga surface pump. Yung disadvantage naman ng mga to, medyo mas mahina sila kumpara dun sa mga centrifugal. Actually, ito hindi naman ganito dapat kahina to eh. Malakas na rin to. Ayan, makikita nyo, buong-buo naman niya yung detress. Tsaka okay na rin naman na yung production nito. Pero, mas malakas pa sana to kung yung tubig nila. Kasi medyo talagang yan na yung binibigay ng tubig nila sa babae. So, yan na lang din talaga yung inaangat niya. Pero may mga ibang source kasi na mas malakas pa dyan. Siguro, umabot pa hanggang dito yung production. Depende dun sa tubig. Depende dun sa bigay ng well nyo or yung supply ng tubig sa baba. So yan, ganyan na siya. Yan na yung pinaka-maximum niya na kayang ibigay ng deep well nila. Ang production nito is 50 cubic meter per hour. Yung mga centrifugal is 60. So mas lamang siya ng 10 cubic meter per hour, yung mga regular na centrifugal. Pero sa experience namin, hindi rin naman sila nagkakalayo ng ano eh. Yung 10 cubic meter per hour na difference, kung iisipin nyo, masyadong malaki yung difference, parang 10,000 liter per hour, di ba?
Pero in actual, guys, hindi siya ganun. Kasi magdidepende pa rin talaga yung tubig nyo dun sa binibigay ng well. Pero so far, okay naman na yung ganito kasi una-una, happy naman na si client dahil karamihan daw ng mga patubig nila dito, eh ganyan talaga, ganyan na rin talaga din daw yung binubuga. So ibig sabihin, nasa ano talaga, nasa deep well lang talaga nila. Ayun, AC-DC na rin to. Ayan, ini-install pa lang nila yung ano, ini-install pa lang nila yung kuryente. Pero yung solar, goods na yan, naka-solar tayo ngayon. Ayan, kung makikita nyo. Kung makikita nyo, meron siyang, ito yung breaker ng solar. Tapos ito yung surge protection ng solar. Then surge protection naman ng kuryente. Yan yung mga, ano, protection nyo kapag may kidlat or may anomalya dun sa mga, sa kuryente. Kunyari, may nag-trip yung kuryente nyo sa lugar nyo. Ayan, sina-shutdown niya para hindi ma-damage yung ano natin, yung controller natin. So, yun. Hopefully, may natutunan kayo sa video guys at may idea kayo kung ano yung nagkaroon na kayo ng idea kung ano yung difference ng mga self-impeller type dun sa mga centrifugal type lang. So, ayun. 8 pieces again yung ano natin. 8 pieces na 550 watts. Okay. So, ayun. Sa so, mga gustong magpa-install, mag-message lang kayo dyan sa video and yung mga gusto magpaturo, sa mga gustong magpa-install, ayan, meron naman tayo laging number dyan, okay? Again and again, laging nandyan lang yan. Yung price nito, guys, hindi tayo makakapagbigay ng price dito sa video kasi una-una, iba-iba kasi talaga yung price depende sa situation sa site nyo. And yung layo din yun sa ano namin, sa Tarlac po kasi kami nag-install. So, about sa price, madali lang naman po malaman yung price na yan. Tawagan nyo lang ako or mag-message kayo dyan sa page namin. Sasagot po kami kagad dyan at mabibigay namin yung pricing sa inyo. Madidiscuss natin yan. Depende dun sa ibibigay nyo yung details sa site ninyo. Okay. And then, yung mga gusto naman magpaturo, nagtuturo po kami only sa mga DIYers. Ayan, nililinaw na po natin yan. Ang tinuturuan po namin na mag-install yung mga DIYers na gagamitin talaga nila mismo sa site nila. Okay? Hindi kami nagtuturo ng mga nagpapaturo tapos para lang dun sa project nila at sobrang mahal maningil. Hindi po namin tinotolerate yung mga ganon. Pasensya na. Dun lang po talaga sa nagdi-DIYers. Pero, kung magpapaturo po kayo, again, either pumunta po kayo dyan sa address namin, ituturo ko po yan in person, wala pong problema yan, wala po tayo sinisingil dyan, or tawagan nyo po ako. Then, kung okay kayong magpaturo ng true phone call lang, ayun, okay tayo dyan. Pero kung magpapaturo kayo in text message, I'm sorry again guys, hindi po natin sinasagot yan kasi una-una, masakit sa matang magturo, mag-text-text, ang habang usapan yan. Kaya, ayun guys, ganun lang yung system natin sa pagturo ng mga gustong matutunan. So yun guys, ganun lang po yung paraan para maturuan namin kayo. Kailangan tawagan nyo kami or puntahan nyo kami sa site namin. Tuturuan po namin kayo basta DIYers po kayo. Walang problema yan, walang charge. Wala po kaming charge na hinihingi dyan. Namin. Anyways, ayun, successful project naman tayo dito. Okay naman yung client natin, masaya naman. And bago ka dito sa channel natin at gusto mong matutunan, or marami kang gustong matutunan para about sa mga solar pump, please naman kung makukonsider mo, mag-subscribe ka naman dyan para at least makatulong sa channel natin. Okay, so yun lang. Thank you. God bless. Ingat po kayo lahat.